Ako ang kaatong sulti ni Trillanes sa iyang privilege speech kahapon. Kung din giakusahan kanya na ikaw mi dool sa ilaha kay nakay information about drug involvement ni Presidente Duterte. Unsa ka tinuod? Hindi ako actually lumapit sa kanila kasi as I've said, nag-start doon. Yung kasi nakapasok ako sa social media na yung FB nung time na yun na nagkaroon ako ng takbo kay Presidente Duterte. So actually, through sa mga yung mga friends na yan, kaya sila nakakontakt sa akin through Ferry Fajardo. Which is actually, ito si Ferry Fajardo is parang nilaro lang rin namin na kunwari, hingi ako sa kanya ng tulong para mag-endorse kasi wala silang makita na ano na paano sila maka-attach sa akin. At that time, it was Father Alejo na una talagang kumontak sa akin. Okay, anong year to? Anong month? 2017, I think ang una is mga bandang July. Okay. Paano nag-contact si Father Alejo sa'yo? Sa true phone, tinawagan niya ako na meron silang gustong ihingi sa akin kung pwede ba daw ako makapunta ng Manila. Tapos before that, gusto rin nilang makapunta sa bahay. Okay. So, anong nangyari after nung contact ni Father Alejo sa'yo? Actually, nakapunta talaga ako ng Manila. Tapos, inausap nila ako dun sa plano. Kasi alam nila na nasa stage din ako nun sa pagtatampo pa rin. Kaya kinausap nila ako. Actually, ang sa akin din is na-mention din nila yan na kapag hindi nakabalik yung LP sa ang LP sa pwesto, so walang power. Like Bicoy, pinramisen rin ako niya na kapag nakaupo si Lenny, matutulungan daw ako, mabibigyan din ako ng trabaho. So at that time, sabi ko nga, masyadong maluwag sa pera, binibigyan talaga ako kada bigay ng bigay. So, parang nung una talagang na-convince ako. But nung time na yun, yun nga sabi sa akin ni Senator Trillanes na i-email lang daw sa akin kung ano yung dapat sasabihin ko kasi gagawa sila ng affidavit through Attorney Sabio tapos i-email sa akin. Paano nagsimula, paano unan yung pagkikita ni Senator Trillanes? Nangyari yun sa UCCP, yung parang coffee shop dyan sa may MOA. Okay. Oo. So, pagdating ko doon kami sa taas hindi yun sa talagang kwarto-kwarto, pero parang mayroon lang mga yung division lang. So nakita ko sila doon tapos yun nga actually ang demonyo nga yung pagkakatawag nila kay presidente. Tapos yun nga yung una nga niya sinabi sa akin is kung hindi man daw matablan si hindi na daw natatablan si presidente Dingong ng AGT, so ang plano nila is nila sa drugs. Okay. Yung pinakita ni Senator Trillanes na video during his privilege speech kung saan nakunan ka nagsasalita about alleged involvement ni President Duterte sa drugs, kung saan you were waiting, nag-aantay kayo dun sa isang wharf dito sa Davao region, inaantay nyo yung shipment ng cocaine, gaano katotoo yun? Hindi yun totoo. Kasi actually, meron yung, akala ko nga yung una nilang kukunin is yung sa bahay na binidyuhan ako. So, kumbaga, yung video, katulad lang rin kay Bicoy, hindi lang naman si Bicoy ang may video eh. Si Motabato at saka si Las Cañas, may video din kasi ang rason niya, para hindi na daw kami makawala. Mm-hmm. So, ang lahat is scripted din. Okay. Oo. So, ang ano nun is, ang pinalabas niya is nandun daw kami, nag-aantay na sa shipment, nandun din daw si Congressman Tony Boy Florendo, which is na-shock ako, sabi ko, hindi ko yan kilala, hindi pa kami nag-meet yan. Sige lang, kasi malaking tinulong yan kay Duterte.
So, parang isa rin sa plan niya na babagsak rin si Congressman Florendo. Okay. Oo. So, yung time na yon parang nasa stage na ako nag-aalangan, lalo na yung sabi nila na yung tinikman daw yung cocaine. Mm-hmm. Oo. Actually, habang napapansin nyo, nung nagbibideo ako, merong nagko-coach, may babae, may lalaki, ganun. Kasi nga, minsan nga, as you see, parang akong matatawa. Kasi yung words na tinikman, tapos yung isip ko na baka, ano, hindi ko naman kilala kahit yung pinag-mention nila na sila Congressman Florendo na doon daw. So, yun yung dahilan na naano rin ako. Pero inano ko lang kasi after nun, may pera na naman. Yung ano, gaano kalaki palang pera binabayad sa'yo that time? At that time, katulad kay Bicoy, ang promise nila sa akin, once na pipirmahan ko yung affidavit, bibigyan nila ako ng 500,000. But at that time, yung mga 20,000 pagbigay-bigay ng mga ganon. So, bigay sila ng bigay sa akin noon. Okay. So, after nung kinunan yung video na yon, anong nangyari after that? Nung kinunan ako ng video, so pinag-i-email na nila sa akin yung draft na galing kay Attorney Sabio. Actually, doon umabot yun ng ilang draft eh. Kasi pag hindi nagustuhan ni Trillanes at saka ni Dilima, pina-forward niya sa akin. Okay. Tapos balik na naman. Tapos yun na nga yung text niya sa akin na pinorward ko sa inyo, na yung sabi niya na kailangan pirmahan mo na kasi babanggain natin si Duterte at saka si Florendo. So, doon lang na tayo, parang natakot din ako. Kasi sabi ko nga, iba na, sa isip ko lang, iba na usapan ito kung magsasign ako ng affidavit. Lalo na hindi ko kilala yung mga tao. So, ang ginawa ko, noong December, halos nga hindi nila sana ako pauwi noon. Kasi ayaw kong mag-sign. December what year? December 2017. Okay. Noong December, pinapunta naman nila ako noon. Kaya ako natagalan kasi dahil nga sa affidavit. Ang nirasol ko lang sa kanila, marami pa akong tao doon. So, kailangan kong papuntahin ng Manila yung 30 person bago ko pirmahan yan. So, but actually noon, parang nag-aalibay na lang ako kasi ayaw ko talagang mag-sign sa affidavit. Okay. Paano ka nakatakas mula sa kanila? Yung promise ko sa kanila na pag nakarating ako ng dito sa Panabo noon, sabi ko, binigyan ako ng pera noon. Sabi ko, pagdating ko ng Panabo, dadalhin ko yung mga ano ko, tapos sasakay kami, promise, babalik ako dito. Tapos nung pagbalik ko dito, sabi ko, wala, nakulang yung pera ko, tapos pinadalan pa rin ako ulit ni Father Alejo. Pero nung time na yon is ayaw ko na talaga. Kasi as I've said, bago ako umuwi, yun nga si Cardinal Tagle, na yun nga yung words niya na sabihin mo lang po ano yung totoo. So, nag-touch sa akin yun. Nag-meet kayo ni Cardinal Tagle? Oo, yung bago ako umuwi. Okay. Oo. Sinong nung meeting nyo? Hindi kami nag-meet. Actually, hindi talaga meeting yun. Papauwi na ako. Tapos, sabi ni Father Alejo at saka yung certain Olivia, nandyan si Cardinal Tagle, kausapin mo. Tapos, ito yung sasabihin mo. Pero at that time kasi, nagtatalo na kami ni Father Alejo. Actually, may text pa ako kay Ferry Fajardo, which is a media ng Cebu. Sabi ko, yung affidavit kasi nila, merong lie. Sabi niya sa akin, saan yung lie? Yung hindi ko masabi kasi baka mamaya isumbong ako noon. Tapos baka madisgrasya ako doon. So, yung time na yun, pinilit nila nung nag-usap na kami ni Cardinal. Itong sila Olivia kasi, siya nagsasalita tapos hindi naman ako hindi pa. So parang nung napansin ni Cardinal, sabi niya sa akin, ayun na kasi siya yung pinakausap ko. Tapos sabi niya na, ito na lang kung ano yung totoo, yun na lang sabihin mo. Tapos binless ako, pagkatapos nun, talagang sinabi ko na hindi na talaga ako babalik. So that was the turning point. Okay. So lastly, kung may message ka kay Senator Trillanes, ano yung gusto mo iparating sa kanya? Ang message ko lang kay Senator Trillanes, kung ayaw mo na merong magsabi, mag-reveal regarding sa'yo, huwag kang gumawa ng isang bagay na nakakasira sa kapwa mo. Kasi yung tao, kahit ganun kasama, kung ganun yung tingin mo sa amin, meron din kaming konsyensya. Ang hirap sa'yo,
dinadaan mo yung ano mo yung pinag-aralan mo para mag-underestimate at mag-look down ng tao. So sa akin lang, honorable ka, sana magpa-respeto ka, hindi yung mas mabuti pang magsasaka kasi may dignidad pa.